po ang daily routine na pagkatapos gumiik ng mga ating mga kasamahan, suplante ng RGS, ay mayroon pong dalawa na hindi nagpapakapagod at namamahinga muna bago maglinis. Sila po ang nakatoka ngayon sa paglilinis ng harvester ng RGS aliaga. Andito po kami ngayon sa sasakupan ng kuya po at atin pong rescuean ang ating kasamang RGS dito sa bayan ng kuya po. Kailangan po talagang linisin dahil napakarami putik at napaka para po sa susunod na araw na tayo dinit ay malinis na ang ating makinarya. Lusong na lang po kinabukasan kung may lusong. Sa ngayon po, kami ay rumescue dito sa bayan ng kuya po. Kaya po ang daily routine, napakadumi. Napakadumi ng track pad ng ating makinarya. Adaptation na ito ay magdasali ng kasugina na ang Robin. Halina mo na lang! Ah, sige na po pala ng gasolina yung Robin na ating ginagawa. Hindi po ba napakahirap na trabaho ang magbukid at magtrabaho sa bukid? Kaya po itong mga ating masisipag na kasama sa RGS ay sumikap para makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya po ito sila, nagsusunod ng tiyatyaga para po kumita ng 14 pera o makabuhay, makabiniman lang ng kayo ko lang ang kanilang mga anak. Eh po, kinukuha na namin tubig. Nandito po sa kuya po. Susukupan ng kuya po. Yan mo yan, yan mo. Ay po, ay batang kasama natin, masipag din. Agad po kasi yung kasawa nito. Kaya po yan, susubukan yung pagtrabaho sa tubig.
Pakikita po sa inyo kung bakit dapat linisin ang trackpad ng isang harvester pagkatapos gamitin. Ayan po. Pakikitututok po sa inyo yung gulong. Ayan po ang sitwasyon ng isang trackpad na gagamitin sa maputi. Kaya tunog-tunog po ng putik. Kaya kailangan po linisin pagkatapos gumit. Kapo kasi hindi ni no to nilinis, maaaring masira ang ating bearing, masira ang trackpad, at nahihirapan po ang ating makinarya na paikotin ang kanyang trackpad. Kaya po, ayan, kailangan po nililinis ang ating mga kasama. Ayan po, ang malinis na trackpad na, kakayayari lang, pero hindi po po kompleto na linis yan. O yung kabila po, maputik. Ayun po ang ating masipag na kasama mga si Paring Benji, siya 14, Aliaga na Iwesia. At itong bata na ito, napakaagaw po kasi nagsasawa, kaya sumasabak. Pero pinatagaan po at kailangan kumita at may buhay po sa asawa niya. Tapos na po maglinis ang aking mga kasamahan dito sa kuya po. Pauwi na po kami ng Aliaga. Ayagayak na po ang aming mga gamit para sa paan pag-uwi. Baka sakali po sa 21 din ay makabalik kami dito at meron pa silang higit sa amin. Ayan po ang routine ng mga kasamang RGS na unang biskito na nilalagay ng Malaysia. Ngayon po isasakay na yung aming gamit. Kompleto na po at kami po uwi na.